Namatay daw. Ha? Si tinanay mo ah. May customer. Hello. Si mami, mga customer. All around pala si nanay mo. Okay. Mapapedicure, manicure, ano tawag dito? Haircut. All in one. Dapat may salon ka na eh. Kumusta ikaw? Nag-swab test ka eh? Oo, oh, last time ito sir. Oh, kumusta? Positive, negative mati mo sir. Ah, passing negative? Negative. Awa, akala ko. Kasi yung naman, yung kibahan nga, nag-positive. Oo, oh, abot na nga dito, di ba? Ito nag-positive. Oo, apat sanda. Naging pasob kami tanan-tanan. Kaya okay mata resulta yung negative mata. Oo, oo, oo. Bao. Oo, oh, siyempre. Nag-worry din tayo sa'yo. Kasi marami yung nag-positive pala doon. Marami sir. Good morning mga kapods. Nandito kami kay Kuya Christian ngayong araw na ito. At dinala namin yung tulong nila Miss Lynn ng Greece. Ayan, 3,000 pesos. Sa Japan, ayaw magpangalan. Magbigay ng pangalan sa on-air. 3,000 pesos. Tapos, sa isa pang kababayan natin, ayaw din magpabanggit ng pangalan, 2,000 pesos. Bali, ang apelyido ay Espiritu. Banggitin na lang natin yung apelyido. Pero yung, kasi pariho eh. Oh. No mention. Di, baka paano nila malaman na galing sa kanila. Ano po? Kay Ma'am Espiritu, 2,000 pesos. Tapos yung isang taga Japan 3,000 pesos at kay Miss Lynn ng Greece 3,000 pesos. Ayan po. Inulit lang natin. Bale 8,000 pesos lahat, Christian. Opo. Bigay natin nung attorney. Okay. Bigay natin Christian, no? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000. Thank you po sa mga nagpadala nito. Marami pong thank you sa inyo. God bless po sa inyo. Sige. Kumusta yung tindahan ninyo ngayon po? Okay naman sir. Ayan. Marami yung bumibili naman po. Oo, marami naman yung naanhan. Pero nung binigay niyo sa akin pala yung nakaraan na yun na ano, tinulong ko sa pamangkin ko kasi kinagat ng aso. Kaya malaki yung nagastos ko sa ospital nun. Oo, tsaka wala kasing ano, gamot naka mabili noon sa ano kasi naka ano yun. Kaya yun, tinulong ko muna sa kanya kasi kawawa naman yung pamangkin ko na yun. Kinagat ng aso? Oo, malaking sugat niya dito sa daliri tsaka dito. Kaninong asong nakakagat? Yung ano nila, sa kapitbahay nila. Ay, ano ginawa ng kapitbahay? Eh, wala namang maibigay kaya ayun na lang, ako na lang muna nag-ano kasi kawawa naman yung bata. Hindi nakatali yung aso? Hindi. Nakawala. Ah, ulol na aso? Medyo. Ay, dapat obserbahan yun. Oo nga. Kaya okay man na ano ko na yung bata, pinagamot ko na kagad eh, kawawa naman kasi pag hindi mo ano yun eh. Saan na yung pamangkin mo? Andun sa ano, sa New Washington ngayon. Yung batang maliit dito? Yung batang maliit dito na na... Ayun, kasama ko na yun ano, yung tatlong taon na yun. Kasi ano, kinagat siya ng Sabado ng gabi. Tapos, eh siyempre, wala naman yung ano, bukas yung clinic ng ano, sa hospital, na private, private no, sa provincial, eh, dinala ko na lang muna sa private kasi pang emergency, kawawa yung bata, baka kakuma anong mangyari. Oo. Ay, saan na yung aso? Namatay daw. Ha? Oo nga, kaya gumastos ako ng malaki dun, ma'am. Mahigit 15,000 yung gastos ko ng malaki kasi yung gamot na pag-inject, mahigit 6,000 gagad eh. Dalawang vial kayo ginamit eh. Ay, oo. Alam ng doktor na namatay yung aso? Oo, namatay. Kaya pinanjikan ko talaga ng ano, kaya matinding sabi ko, anti-rabies siguro yun, no? Kasi pagbilhin daw yung gamot na yun, 8,000 daw, 9,000 daw yun eh. Oo, tapos na yung injection? Tapos na, pero ngayon na lang yung tuwing, ano na lang, yung tuwing, sa 1 week na lang na yun, yung dun sa, ano, libre na yun sa munisipyo. Kaya sabi ko, kawawa ng bata, pagpabayaan mo yun eh, kaya tinulungan ko na lang rin. Kasi dapat yung aso kasi, ano eh, pag mag-alaga tayo ng aso. Mayroon ng bagong batas ngayon na yung nag-aalaga ng aso, yung may-ari ng aso, may pananagutan yan kapag ka nakakagat yung aso.
Oh. Pag hindi sila sumagot, pwede silang kasuhan. Ngayon, kung walang-wala rin naman, eh sabi ko, yun din ang problema. Sabi ko, kawawa yung bata, kaya ako na lang kakoy mag-ano, kasi meron naman akong may tulong. Kailangan talaga maging responsable talaga yung mga may aso. Ang hirap talaga. Malaki kasi sugat nga dito sa Siko at saka yung dito. Oh. Paano siya nakagat? Bakit nag-ano yung kasi bata? Kasi nangyari daw noon, mga alas 5 ng 5:30 na ng gabi, umuwi na daw yung bata, tapos bumalik daw sa may tindahan na yun kasi hinatid daw niya yung patpat. Kung nangyari sa patpat na yun, uh-huh, yung parang stick na kawayan, hinatid niya sa doon sa may tindahan eh. Nasa lobong niya yung aso, umiwasan na siya sa aso, pero akala siguro ng aso, naharang-harangan siya, kaya yung kinagat siya sa daliri niya dito, malaki talaga yung sugat niya dito, tsaka dito sa Siko, kaya napagastos ako ng malaki doon, kaya yun nangyari. Tapos yung aso, pagkakagat, tumakbo naman. Umuwi sa kanila, pero sabi ng may-ari, nag-away daw yung aso nila doon, kaya namatay daw, pwede ko lang kung totoong namatay talaga, or pinatay nila. Kaya sabi ko, sige na, ano, kawawa na yung bata eh, gastusan ko na lang yan eh. Kawawa yun talaga yun. Hindi ninyo nakita personal yung aso? Hindi. Pero sinabi lang na may-ari na namatay? Na namatay. Oh. Kasi wala talagang ano, sarado kasi yung provincial, kaya nung ko sana dadalhin, eh, sarado. Kaya sabi ko, private ko na lang. Kasi para hindi na dapat diba pinapatay yun? Ino-observahan lang yun, kukulong lang muna. Tapos ina-examine yung ulo ng namatay. Ina-examine yung ulo. Yung namatay siguro nilibing na kagad nila. Kaya wala talaga yung aso na yun. Kung may rabies. Nilibing lang nila kagad, sabi. Siguro. Yun, sila pala nagsabi sa iyo. Kasi sinabi nila sa pagkapatid ko na namatay yung aso. Ay, siyempre, sabi ko, anayin mo na lang yung bata, kawawa yan, pabayaan nyo pa yan. Eh, lalong namatay na yung aso. Hindi nyo alam kung may rabies or wala yun. Saan nangyari sa New Washington? Sa New Washington mismo, sa bahay nila. Hindi pala dito sa inyo? Hindi. Sige, tingnan natin pagbalik natin kung ano naman ang matulong natin doon. Pero okay na lang yung pamangkin ko ngayon kasi okay na-injika naman siya. Oo. Nag-ano naman yung kanya, hindi ka ganun ano na yan. Talagang namaga talaga dito na kasi pulang-pula na eh. Eh, delikado yung rabies pag umakyat sa ano yun eh. Ilang araw bago dinala sa ospital eh? Lunes na binalik eh. Hindi ka agad dinala? Hindi, Sabado kasi ng gabi, walang ano yan. Sabado, Linggo. Linggo, pinadala namin sa private hospital. Ah, eh, wala rin namang gamot. Oo. Kaya sa ano, sa pagka next day na lang Lunes. Nabutan pa ng Lunes? Oo, nabutan pa ng Lunes. Ba't tatlong araw. Sus, ginawa ko. Bago namin dinala sa animal bite, yun sa may ano. Harap ng hospital din. Hospital. Ay, sige, Christian. Sige, sir, thank you pa. Sige. Ayan, si nanay ni mo. Busy rin sa paggupit. Magkano kita niya sa paggupit? Depende kung magkano lang bigay-bigay yan. Di naman naniningil kasi yan. Depende na lang kung magkano na ano nila. Kung anong kung magkano ibibigay. Opo. Pag mga sinang presyo magpagupit, maswerte yan. Libre niya. Lahat yan. Manicure, pedicure, magkupit, pwede. Puts pa, marunong niya siya. Ah, kita mo. Kaso nga lang, wala siyang gamit. Yun lang gamit nung wala. Gamit lang kulang. Puts pa sa, gusto ko puts pa sa uyahon. Joke lang ha. Joke lang ako. Sige, kahit minsan magtawa rin bala tayo ba? Grabe tayo yung problema mo, no? Yan, sir. Sige problem. Lang. Ganun naman talaga siguro, trials lang naman yan. Malagpasan din yan. Salig lang talaga sa ano. Tiwala lang. Opo. Salamat po sa mga nag-sponsor. Opo. God bless po sa inyo. Sige. Salamat ha sa mga tumulong, mga kapobs ulit kay Kuya Christian dito sa kanyang dialysis. Salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. At maraming salamat kay Ate Grace Tabibian. Salamat sa iyong pagtutok at sa lahat ng mga kumuha ng supporter badge dyan sa Facebook. Salamat po sa inyo. Ate Ann Moralio, no? Ate Ann Moralio. Angeline. Ate Angeline Moralio. Thank you very much din po sa inyo. Thank you. At yung sa iba pa, salamat. Sa sunod naman yung ibang shoutout nila. Second lang. Pagka pwede natin.
Happy birthday kay Pauline. Happy birthday kay Pauline. Thank you very much sa pag-invite sa amin kay Pauline Abara. Happy happy birthday. And shout out kay RJ Riohan, si Pauline Rilo. Salamat sa inyo. Roxanne Israel Bacasmas, Ate Minghin, Ate Lucy Upunda, thank you very much. Magandang araw sa iyo. Analin, Jerisa Nograles, Perla Umachi, thank you very much po. Magandang umaga po sa inyo. At saka si Ma'am Estrella Erickson. Wow, thank you very much po. Palaging nagsisend sa atin ng stars, ng ano pa. Facebook, YouTube sticker and chat. Yan, thank you very much sa inyo. Salamat sa inyong support. Magandang araw. Samantala, patungkol naman sa concern ni Christian patungkol sa kanyang SSS benefits ay tinawagan agad namin si Ma'am Love ng SSS Kalibo para matugunan ang kanyang problema. Okay po. Ma'am, bali pa, ano lang, patulungan sana namin si Christian, ma'am, isa sa mga natulungan ng team at mga supporters, na maasikaso ba yung ano niya, yung kanyang SSS dyan, kasi magpa-file siya ng disability, kasi ito siya, ma'am Love, ano na ito siya, ng dinadialysis. Opo. So nakumpleto niya naman itong mga papilis po, ipapasa na lamang po dyan sa inyong opisina po sa SSS po sana. Yes, hello. Sir. Opo, oo. Ibigay mo sa akin yung Oho, nag-chachapi. Sige. Ma'am, bali, ano na lang ma'am, papuntahin ko na lang dyan sa opisina po. Pupunta po kami dyan bukas po. Sige. Mahina kasi yung signal dito, mga kapobs. Bali, ang kausap na natin ay taga SSS Kalibo, si Ma'am Lovely. Bali, patulungan na po natin itong si Christian doon sa SSS para mas mapabilis na makuha yung benepisyo na nararapat po sa kanya, lalo na ngayon na siya ay dinadialysis. So kung mag-file siya ng disability doon at ano pang mga benepisyo na maaaring ibigay sa kanya ng SSS, ay mas mapabilis maproseso. Sige, tutulungan na tayo ni Ma'am Love mismo. Direct tayong tumawag sa SSS Kalibo. Christiana. Opo, thank you po sa mga Ma'am Love at saka sa mga ano. Thank you po sa inyo. Ayan, sige. Okay. Sige, thank you very much sa inyo mga kapobs. Okay. Ito, nag-message na siya. Sir, ang anangan lang, pagbalik ko lang sa office, wala signal. Sorry, git. Why sa signal? Sige, pero okay na ito. Sige. Take mo lang kami kung ano report ha. Sige. Alright mga kapobre, salamat po sa inyong panunood ngayong araw na ito. At sa ngayon ay nakabalik na kami dito sa studio at kahapon nga po ay nakausap natin si Christian doon po sa kanilang tahanan. At sa ngayon ay aalamin natin kung ano yung ginawa ng SSS sa idinulog natin na concern ni Christian kahapon, mga kapobre. Nasa kabilang linya natin ngayon si Christian. Kuya Christian, magandang gabi. Magandang gabi rin po sir, saka sa mga listening niyo po. Magandang gabi po. Opo. Christian, magtatanong lang kami, di ba kahapon po ay tinawagan natin si Ma'am Love ng SSS Kalibo matapos na maiparating mo sa amin yung concern mo about doon sa mga benepisyo na dapat ay makuha mo. Ano ang nangyari doon sa pagpunta mo sa SSS? Kanina po sir, nung pumunta ako doon, sabi po ni Ma'am Love, di daw po muna ako pwede makakuha ng disability po kasi di pa po daw natapos yung sickness benefits ko kasi meron pa daw po na 60 days ako na hihintayin. Kaya sabi niya, bago ka mag-apply sa disability, tapusin mo muna yung sickness benefits po. Kaya ayun, binigyan niya ako kanina ng requirement pero hindi ko pa natapos ipasa kasi kailangan pa daw pirma ng doktor at saka mga certified true copy daw po dapat.
Apo. So, nung una na idulog natin ito doon sa SSS, yung about sa sickness na benepisyo mo, na ibigay naman na pala nila. Yung una po sir, yung sa company ko mismo, nakuha ko na po yun sir. Pero nung pangalawa na to, nag-apply sana ako ng panibago para sa disability. Pero nung pagtawag ko doon, sabi nila daw, kailangan ko daw muna ng pangalawang sickness benefits. Kumbaga baka meron pang second wave po. Mm-hmm. Kaya ayun po yung ko. Binalikan ko na lang po kanina. Opo, opo. At inasikaso ka naman nila kaagad doon. Kasi opo. Mahaba yung pila dyan araw-araw sa SSS. Kasi naawa nga tayo sa kalagayan mo, tinawagan na natin si Ma'am Lab na i-prioritize ka. So pagdating mo doon, inasikaso naman agad yung mga concern mo? Opo sir, inasikaso po agad sir. Ngano naman po agad ng kwan ni Ma'am Lab. So yung benepisyo mo dahil sa yung sickness benefits mo, maayos naman na naibigay sa'yo? Opo po sir, meron pong requirement siya na binigay sa akin na yun daw yung kailangan niya na kukunin para may pausa daw niya dun sa SS mismo na para malakad na daw tsaka matapos na daw yung mga requirements ko pag na okay na daw lahat. So hindi pala pwedeng isabay yung sickness benefit sa pag-file disability ng disability, po. Ganun pala. Hindi daw po pwede kasi kailangan daw tapusin yung sickness benefits daw po. Kasi sayang daw po yun sabi niya po. Ay, ganun. Opo, para naman opo, pala sa iyo. Opo, may 60 days pa po kasi daw. So after 60 days, doon na magpa-file ng sa disability? Opo. Okay. Christian, okay, kumusta na yung yung sa kabilang banda, yung about naman sa pamangkin mo na nakagat ng aso, kumusta na? Bali, nung nakaraan, sir, dinawagan namin, sabi ng kapatid ko, yung nanay ng pamangkin ko, okay naman daw yung bata, tsaka nakausap ko naman yung bata, okay naman daw. Wala daw namang sintomas na anong nangyari kasi na ipagamot daw kaagad po. Okay. Kaya, yun anong po. Opo, sige. Ano yung mensahe mo sa lahat ng mga tumutulong sa iyo at doon rin sa mga taga SSS Kalibo na inayos talaga yung papeles mo, yung concern mo, inasikaso kanila? Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong, sa mga sponsor at saka sa mga nagbigay ng tulong na sana ay laging nasa mabuting kalagayan kayo para maraming pa kayo matulungan tsaka gabay lang kayo ni Lord tsaka iwala lang kayo, dasal lang parati. Walang imposible sa Panginoon po eh. Basta sa maniwala lang po talaga kayo tsaka magtiwala talagang dadating yung blessing sa inyo. Maging mabuti lang po, yun lang po. Thank you very much. Salamat din sa... Okay po sir. Tsaka maraming salamat din pala sa SSS Kalibo kay Ma'am Lab kanina kasi nasikaso niya po ako yung mga kailangan ko pinanapan niyo na pong paraan. Maraming pong salamat po. God bless po sa lahat. Opo. Salamat din, Christian, at dalangin namin na bumuti-buti yung kalusugan mo. Sana po. Thank you po. Maraming pong salamat. Thank you rin at pinaunlakan mo yung time na to na ma-interview ka ulit namin kasi hindi talaga kami araw-araw makapunta sa iyo eh. Okay lang po sir kasi bumasalamat din ako kasi kahit paano, kahit busy kayo, may oras pa rin kayong mamasyal dito sa amin. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Opo. Thank you po, talaga marami. Opo, baka next week magbalik kami dyan ulit. Sige Christian. Okay po sir, salamat po. Sige, bye-bye. Bye-bye po. Sige po sir, thank you po, salamat po. Ayan, si Christian po mga kapobre ang narinig ninyo. At salamat tayo sa taga SSS Kalibo na binigyan kaagad ng tugon itong ating concern sa kay Christian po.